Kilala bilang huling hangganan ng Bulacan ang Doña Remedios Trinidad dahil sa magaganda nitong tanawin at kapaligiran. 7 buwan na ang nakalipas ng huli kong pinasadahan na kasalukuyang ginagawang kalsada na direkta ang kukonekta sa bayan ng Dingalan sa Aurora. Sa una ay medyo naligaw pa ako ng landas. At para maituwid ang pagkakamali ay muli ko itong binaligan. At ngayon sa 3rd pagkakataon ay muli natin itong bibisitahin. At aalamin kung ano na nga ba ang development na nagaganap dito. 7 buwan ang nakaraan ay ito ang itsura ng kalsadang ito. At sa 3rd pagbabalik ay ito na siya ngayon. Samahan niyo akong muli na pasadahan at silipin ang mga pag-unlad sa lugar na ito, ang DRT to Dingalan Road. Let's go! Side trip muna tayo, mga kaibigan. At nandito na tayo ngayon sa Sitio Brown Bridge. So, pansin nyo, di ba? Dahil umulan nung mga nakarang araw ay malabo talaga ilog. Pero since mga bata sila, eh baliwala sa kanila yung labo na yan. Ina-enjoy nila yung ilog. Babantaron, makikita nyo, nandun yung trekking siya tayo. Hindi ko pa rin napuntahan yan, palagi ko lang dinadaanan. At ngayon ay dadaanan lang ulit natin. So kung pansin nyo, itong track na to, babato dito sa ilog, sa baba, sa ilalim. So lilinisan nila yan dyan. At kaya tayo nandito ngayon ay sa side trip ka natin na ang ingay ng tampucho na tricycle. Ang side trip natin ay ang DRT to Dingalan Road. So 7 buwan na ang nakalipas nung huli ko itong pinuntahan. So update natin ito ngayon since nandito rin tayo sa lugar. Tingnan natin kung ano ang development sa ginagawang kalsada na to. Ewan ko kung kita nyo sa camera yung mga truck, oh, diyan sila naglilinis sa baba. So nabanggit ko kanina, di ba, nag-uulan. At dahil nag-uulan ay expectado yung kalsada dyan ay maputik. At alam ko naman yun na maputik, kaya nga ang dinala natin ngayon ay ito ulit, Mio. Nung una punta ko dito sa ginagawang kalsada na to ay papunta pa ako ng ano nun, ng Minalungaw. Iba backdoor ko sana yung Minalungaw dito sa Nueva Ecija. Kaso hindi kaya ng motor. At minabuti ko na bumalik. Tapos after that, may nabalitaan ako na may ginagawa nga dito na kalsada. At eto na nga yun, binalikan ko ulit siya. At kumpirmado na ginagawa talaga yung DRT to Dingalan Road. Pero ang tanong ko nga dyan ay kung gaano katagal, diba? Dahil eto pala eh, napakatagal nang nasimulan kalsada na ito. Since ano ba yata to, 2011. Hindi kasi ako nagkaroon ng malaliman na research dito sa kalsada na to, kaya hindi ko alam na 2011 pa pala to nagsimula, DRT Bulacan o DRT Dingalan Road. So dahil nga ang dadaanan nito ay Sierra Madre at saka syempre, di ba, bundok, eh hindi ganun kadali na basta-basta maghuhukay ka dyan sa mga kabundukan na yan. Kagaya na lang nung ano, nung sa Dingalan Baler, may nakausap ako doon na gumagawa sa kalsada. Eh 4 taon eh ang nagagawa pa lang nila ay 15 kilometers. Isipin nyo yun kung gano'ng katagal yun, 4 taon, 15 kilometers. So ito, 2011, hindi ko alam kung ilang kilometro, pero mahaba-haba na to eh. Ang ganda talaga nitong palayan na to. Ito talaga yung isa sa ano dito eh, sa scenic view. Nung unang update ko rito, minto pa ako rito eh, sa lugar na to. At kung di ako nagkakamali, dito ako nagsimula nung vlog na yon. Ito, mukhang magti-trail siya. Cyclist.
Ewan ko hanggang saan yung pupuntahan niya. Solo rin siya. Parang ako solo. Pero ang kaibahan namin, siya nakabike lang. Eh malakas ang resistensya, malakas ang pangangatawan. Eh sa edad ko kasi hindi ko na kaya yan. Ano na tayo, thunders na eh. Ayan, ito rin, no? Isa rin sa napakagandang view. Mga bunduhan na yan. Sayang talaga, dati may drone shot ako dito eh. Kaso pinagbubura ko eh, yun yung maling mali ko, pinagbubura ko eh. Ang ganda, green na green, no? Kasi yung mga talahib eh talagang sobrang, kumbaga sa uban, namumuti na. Ayan, ang ganda, kulay puti. What a scenic view. Eh, hindi talaga mawala ito sa video pagka kayo ay pupunta dito sa lugar na to. Itong Dinggalan to DRT Road. Ito sigurong nakaban eh baka taga rito to. Tapos sinusundan niya yung tricycle. Taga rito rin syempre yan. Matik yan. Basa ang kalsada. Overtake mo sir. Siya pala yung maingay na tricycle kanina. Kaya napahinto ako magsalita. Rektahan siya eh. Pagka-rektahan kasi maingay yung mga ganong mapler. Pero parang ayos naman yung tambutso niya. Baka butas lang yung ano sa bandang gitna. Yung kumukonekta sa engine. So, pansin nyo, maulap. At ayun o, yung ulap nandun na rin sa kabundukan ng Sierra. Sierra Madre po ito, mga kaibigan. Itong nakikita natin nato sa camera. Sierra Madre. Part po ng Sierra Madre Mountains. So, dahil Sunday ngayon, marami riders. Yung iba rito, ay taga rito. At kung hindi ako nagkakamali, baka may makasabay pa akong nagbablog din dito eh. Kasi nga linggo ngayon, araw ng pahinga. Naalala niyo yung video ko na patungkol dun sa mga sikat na vlogger. Tapos meron akong nakausap na apat na sikat. Eh, unfortunately, nalusaw na siguro yun. Wala eh. Wala na silang update eh. Sa kanilang mga pangako. So hindi ko napapangalanan yan. Pero kung napanood nyo yung video eh alam nyo na at kilala nyo na kung sino yung apat na yun. So tanggapin natin ang realidad na tayo ay solo rider na. Sabagay, mas exciting naman yung solo riding. Lalo na kung motor ka ay gento lang, magaan. Problema ko kasi talaga pag andala ko yung CBR, mabigat yun eh. Ang problema ko doon, eh pag nabuwal ako tapos nasa kabundukan ako, syempre wala akong kasama, yun, doon ako mamumblema ng todo. Dahil sa bigat doon, paano ko kaya itatayo yun? Ewan ko yung 7 Gs Farm dito kung ano na yung update. Kasi dalawang balik ako dito dati, eh sarado yun, hindi na siya nagbukas. Hindi ko rin alam kung renovation o talagang hindi na siya nagbukas. So, sisilipin natin ulit. Pero hanggang kanto lang tayo. Hindi na tayo papasok doon. Kasi ang entrance fee doon is 50 pesos. Kung sakali na bukas na siya. Saan kaya papunta tong kalsada na to? Pababa. Ang dami nilang nagpapahinga dito. Ganda talaga rito. Basta talaga mga mountain passes. Uy, ang lalim ng gitna. Ay, natabungan na to. Dati, itong kanto na to, kitang kita yung overlooking dyan. Natabungan na ng mga puno. Nagtag-ulan kasi eh, nagtubuan yung mga puno. Alright, andito na tayo sa paana ng Sierra.
ito yung mga bago rito, yung mga signages na yan. Dati kasi nung una pangalawang punta ko rito, wala pa itong mga signages na to. So ito mga bago pa lang. So baka ngayon bawat kanto na madadaanan natin na kagaya na ito ay meron ng signages na ganito. Ito yung pinakabago dito. So pansin nyo, pag pakanan, andito yung Eva Falls o Talon ni Eva, Talon Kawali. Pag diretso naman, Sitio Kawit, Sitio Talamsi 1 and 2 at Sitio Kambubuyugan. So etong Kambubuyugan, Talamsi, dyan po yung papunta ng ginagawang kalsada papunta ng DRT or rather Dinggalan. So hindi na pala kayo maliligaw dito kasi meron na siyang signages ngayon pag pumasok kayo dito sa lugar na to. Miski dun sa bungad parang nakita ko meron na siyang signages Dito po 7 yes. Sir? 7 yes. Dito sir? Kaya lang hindi. Sir? Yung padaan doon. Yung paakyat. Yung paakyat. Yung maglalakad lang nakasarado. Yung may gate. Sarado pa rin yung gate? Sarado eh. Ay malamang sarado na. Sarado na, hindi na pinapunta. Baka. Kasi dalawang punta ko na rito, hindi sila nagbubukas Itong Eva Falls. Ito, diretso kayo dito sir. 7 kilometer. Okay. Eva Falls doon. Hindi ko pa napuntaan to sir. Sige sir. So yung van pala na yon, na hindi rin ako sure kung siya yung sinusundan ko kanina, namamasyal din pala. At hinahanap niya yung 7 Gs Farm. Kaso ang problema dun sa 7 Gs Farm na yan yung nabanggit ko nga kanina, dalawang beses na akong bumalik dito sarado sila. So sabi ni sir, sarado pa rin hanggang ngayon. So ang ibig sabihin hindi na sila nag-ooperate. Ang ganda pa naman ng dyan, view. Sayang. Ito kasing 7 Gs Farm na to nakikita po to sa Google Maps. Ito po yung 7 Gs Farm na yan, yung paakyat. Pero mukhang under renovation siya kasi sinisemento yung paakyat So siguro temporary, sarado sila ngayon. Dahil makikita nyo development, sementado yung paakyat. Dahil ito pong paakyat na to napakahirap po niya hanggang dun. Although maiksi lang naman yan, pero kahit maiksi lang, kung ganyan kalalaking bato nakikita nyo na yan, abay, magdadalawang isip kayo kung aakit yung motor o yung 4 wheels na sasakyan nyo. Magdadalawang isip kayo dyan. So siguro under renovation siya. Malamang kasi may buhangin dito sa labas Under renovation po to pala yung 7 Gs Farm. Sa lahat po na makakapanood, at ang makikita nyo doon sa loob noon ay ito po. Ayaw ko kung kita nyo kasi matataas yung talahib. Ito yung hinuntuan ko nung nag-update ako dito. Kaya lang, sobrang tataas na ng talahib. Pero pwede naman tayong bumaba, diba? Makita nyo ulit yung view. Tataas ng talahib. Meron naman daan Yay! Ito po yung talagang hindi matatawaran dito sa Doña Remedios, Trinidad. Pasensya na, hiningal ako. Maski ang lapit lang nilakad ko na yun, sobrang init kasi. So pag kayo ay nagawi dito, talagang hindi po pwede na hindi kayo hihinto dito sa lugar na to. Lalo kung kayo ay mga rider. Pero sa mga taga rito, syempre normal na to. Pero kung kayo ay magawi rito ay ito pong isa sa mga napakagandang tanawin dito. Parte po ito ng Sierra Madre. Kita rin dito yung may tulay dun sa baba, banda. Ewan ko kung kita sa camera dun. So since nag-update tayo ng kalsada ng DRT at Dinggalan, dire-diretso tayo. May bagong scenic view dito, etong kaliwa. So kitang kita natin siya ngayon kasi nilinis tong parte na to. Ayan, kung pansin nyo, parang natuyot. Pero hindi naman siguro sinunog to kasi iba yung sinunog sa namatay na yung mga damo. Let's go. Ang ganda dun Magtatayo rin siguro sila dito ng view deck. Ito rin, mukhang gagawin ding view deck tong lugar na to.
which is sarado pa yung gate. Pero kung gagawin itong view deck, mahaba rin to. Ganda rin, ayan yung tanawin. Tapos dito, oh, grabe. Pag nandito ka, hindi pwedeng hindi ka talaga ihinto. Pag nakita mo yung lugar. Although huminto na tayo doon kanina, pero ang ganda talaga. Tapos tabi-tabi mo pa yung ano, yung kabundukan, 'di ba? Ayun, bangin na. Pero maski po bangin to, eh talaga napakaganda ng tanawin na to. May solong bahay doon sa gitna, oh. Tapos eto kaya, ano kayang halaman to? Halaman ba to? Puno. Parang ano, para siyang mangga, pero hindi mangga. Tapos ang ganda ng bulaklak na yun, violet. Maya maya lang, mapapasabak tayo sa putikan na ito. Dahil itong sementado na to, eh, mapuputol na po. Whoopsie! Tapos biglang may ahas na naman, oh. Paborito ako na ahas, eh. Ah, napuwing pa ako, walang jo. Ah, teka, napuwing ako, saglit. Bayan, paborito ng ahas, paborito ng puwing. Sakit sa mata. Ah. Let's go. Pag dito ka nakatira, kailangan may service ka. Either tricycle or single motorcycle. Kasi wala bumibiyahe dito. Bundok to, mga sir. Ang taniman to, mangga. Tayo puno mangga. May patrol. Wow. May gumagala ng patrol dito. For the first time, nakasalubong ko sila. Okay, na-escortan lang to. Baka in-escortan lang yung dalawang van. Meron kasi dito ang magandang bahay, napakaganda talaga. Ito pa isang pulis. Siguro nagsaservice sila. So yung bahay dito ay yung pagbaba natin dito, yung paglusong dyan sa taas na yan. Uy, ang ganda naman ng kulay na yun. Ayun o, ang ganda ng kulay. Ano yun, anong bulaklak yun? Mukhang maraming nagtitrail, ha. Oh, dami ka. Nako, nga nga tayo dito. Puro trail bike to, mga to. Wala mo rin tayo dito ng putikan. Mukhang hindi tayo makadiretso doon, ha. Sa putikan na yun, ha. Mukhang galing na sila doon, eh. Ito pala yung sinasabi kong bahay na maganda. Ito, itong tinutumbok na to. Mayaman to. Malamang kasi ang ganda ng view niya dyan sa harapan, eh. Yung view niya dyan, eh yung view na nakita natin kanina doon. Yung hinintuan ko na dalawang beses. So pagdating natin dito, mga tol, ay huwag kayong dadiretso dyan. Dahil yung padiretso niyan ay ibang barangay ang pupuntahan niyan. So dito tayo pakakaliwa. Bababa tayo rito. So yung kanan ay may signage doon na Sitio Kawit. Dito tayo sa Talamsi. Papunta ng Sitio Talamsi at Sitio Kambubuyugan. Yun. Ewan ko kung naririnig nyo yung maliliit na backfire ng ano ko. Motor natin. Habi na blug. Ay, grabe, lit na ito, ah. Parang na ano yung lupa. Bumaba yung lupa, oh. Uy, parang ang ganda ng tingnan dun, ah. Mas maganda to kung may drone, eh. Sayang naman talaga, oh. Wala pa tayong drone, oh. Magtatagal pa bago tayo magka-drone, oh. Huwag ka rin basta-basta overtake dito kasi ayan ang liguan, oh. Baka may pag-overtake mo, bulaga. Bigla ka magimbal sa mga kasalubong mo. Tsaka mabuhangin. Mabuhangin siya ngayon yung kalsada. Dala ng nag-uulan. Yun, nakalusot din tayo. Medyo mahaba-haba yung street. Uy! Ang ganda nun, oh. Green na green siya ngayon, oh. Ewan ko kung kita dito pagligo natin.
ayun o, sabi ko sa'yo, diba, may truck. Ayan, pagliko natin. Ayun o, kitang kita, ayun o. Ho 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 ho. Akit pa tayo doon sa kabila eh. Yun o. Green na green. Dito sa baba, ilog. Ay, nag-uulan dito pero malinis yung ilog ha. In fairness. Wow, English yun ha. Parang may dumaan dito na bulldozer ha. Lumapad yung kalsada eh. Dati kasi ito ay napakakipot lang kasi yung kaliwat kanan nito, kung pansin nyo, parang natatabasan. Ayan oh. Medyo natatabasan siya. Uy, lumulubog. Lumulubog ba? Parang lumulubog nga. Ito yung nagsisilbing kanal. Medyo lumulubog nga siya, nako. Ayun lang. Ang medyo delikado. Lumulubog yung ilalim, ang haba. Pagdating natin dito ay hanggang dito lang yon, sementado at hanggang dito pa rin. Pero ang kaibahan ngayon at noon, noon kasi medyo malalaki yung bato. Eh ngayon, mas more on lupa siya. So yung mga bato-bato, ewan ko kung pansin nyo yung bato-bato na yan, ganyang kalalaki dati. Esto. Tapos eto, may widening. Widening, tinitibag nila tong kanan, banda. So, palagay ko, ang progreso ay tuloy-tuloy. Sa aking palagay, dahil itong kalsada na to dati ay masikip. So ngayon, nagtaba sila. Ayan o, kung makikita nyo, tabas. Kaya lang, kumunoy. Sobrang putik. Bagay, mababaw naman. Kaya lang, ang putik kasi. Lulusong na naman tayo. Let's go! Putikan natin ang ating motor, ang ating gulong. Let's go! Pagbalik, putik-putik pa rin. Ang panalo kasi dito ay mga endurong kagaya nung nasa likod natin. So sa ngayon, ang development ay pag-widening. Eto, kung mapapansin nyo, pag-widening sila sa kanan. At ang daanan natin ay talagang maburak. So sa mga enduro, walang problema to. Sa mga motor na yung pang tricycle, alam nyo yun. Sabagay, dito rin naman sa motor natin, wala rin problema. Ang problema, ang putik. So eto na yung mga ano, mga enduro bikers. Paunahin natin. Kuha na natin ngayon. Hindi pala. Akala ko sila lahat to kanina. Dalawa lang pala sila. Baka taga rito to. So, kumpara mo noon sa ngayon, mas maganda yung daanan ngayon. Dahil medyo patag-patag na siya. Eto kasi, ganito na to dati. Yung naglalaki ang mga bato na yan. Yan na yan. Pero sobrang lalim. Tapos napakaputik. So ngayon, medyo okay-okay. Ewan ko lang pag umulan ng malakas dito.
Wala tayong pamilya sa daan. Sagasaan na lang natin. Basic na yan. Kasi may nadaanan na tayo dati na trail na mas palala pa dyan. Kaya nga lang, ang sabi ko kanina, di ba? Sobrang putik ng gulong. Wala tayong malinisan dito mamaya. Sa bahay na tayo maglinis. Meron dito, siguro nagsasamba sila. Sa pagdating nyo dito, mga tol, ay huwag kayo diretso dyan. Dahil yung papuntang diretso na yan, ay iyan ay yung papunta ng Minalungaw Trail. Diyan ako hindi dumiretso nung dati. Huwag kayo diretso dyan. Ngayon, dito tayo sa kanan. Meron na tayong ano talaga sa energy sign, no? Sitio Talamsi. So dito sa kabila, Talamsi rin yata yun. Sitio Talamsi 1. Dito kayo mga sir. At ang masasabi ko dito ay talagang nilalaparan yung kalsada. Talagang mayroon development. Kasi ito dati ay apakakipot tong kalsada na to. So ngayon kung mapapansin nyo, siguro hindi ako nagkakamali, itong gitna na to at saka ito, yan. Yan lang yung dinadaanan dito dati. Pero ngayon, maluwag siya. Maluwag na siya, maluwag. Sobrang pinaluwag. Nawala na ngayon puno dito. Ito yung isa sa mga scenic view rito. Nung huling punta ko rito, lakas ang hangin. Ngayon, halos walang hangin. Parte ng Sierra Madre. Pero hindi ko masabi kung ano nangyayari dun sa taas. Parang nakakalbo o tinatabas o anong nangyayari dyan. Malayo kasi, hindi masyado makita. Ayan na yung mga nagtitrail. Eto na sila. Ala, mga trail bike. Masabay, sky go. So etong mga to ay dire-diretso yan. Malamang papunta na ang Dinggalan or parte ng Nueva Ecija. Etong mga enduro bikers na to. Aray. So bakit yung braso ko napilipit ah? Paglingon ko sa kanila kanina, napilipit tuloy braso ko. Walang dyan yan. Ayan o, kung mapapansin nyo, malapad talaga. May video tayo dito nung nakaraan. Ipakita ko sa inyo kung ano ang kaibahan ng noon at tsaka ngayon. Ang development na itong ginagawang kalsada na to. So, kahit ganito, pupuntahan pa rin natin yan at alamin natin kung saan banta nga. Para sa susunod na mga buwan at possible na balikan natin, ibabalikan natin to. So merong development dahil nahuhukay na to. So ibig sabihin tuloy-tuloy yan. At possible, hindi possible, talagang dito talaga dadaan yun. Papuntang Dinggala na yan. So ang ganda ng magiging biyahe dito, no? Kasi ang bilis na yan. Hindi ka na kailangan umikot ng Nueva Ecija. Hindi mo na kailangan tahakin yung gabal doon, yung gapan, San Leonardo. Diretso ka na dito sa kabundukan na to ng Sierra. At saka ang laki ng matitipid mong oras at gasolina na rin at the same time, di ba? Okay to, okay in development. Ito malamang lalaparan din to. Hindi pa pwedeng dilaparan to. So kaya lang siguro nagtatagal dahil may mga matatamaan na mga kalupaan, di ba? Mga
yung mga pag-aari ng mga tao, syempre isa sa ayos pa nila yan. Ang lupit mga nagtitrail kanina. Nakikisabay yung mga ordinaryong motor, yung ano, yung pang tricycle, yung mga Skygo, kagaya nabanggit ko Skygo, di ba? Manila sa kanila, mga sanay na kasi. Makikisabay din sana ako eh. Asa pa. Pero malamang aabutan natin yan sila hanggang doon sa dulo. Depende kung doon sila dadaan sa tatahakin natin na destinasyon. Grabe oh. Ayan, may linisan naman sa baba eh. Guru, mamaya linisan natin. May tsura kaya ng gulong natin, tingnan natin. Kasi ano eh, burak eh. Malamang yung burak. O hindi. Hindi siya masyado kasi mataas yung gulong pala natin. So okay lang. Hindi naman siya lubog. Ah, dito sila, nagpahinga sila. Stop over. Ah, meron sila sigurong guide. Tour guide. Pero banda rito, eh ganito pa rin yung kalsada. Hindi pa rin nababago. Although, mas maganda talaga daanan ngayon. O baka naman dahil din sa gulong ko. Kasi naka all terrain din tayo eh. All terrain. Naka dual sport din tayo na ano eh, na gulong eh. Kaya siguro medyo maganda rin yung kapit. Dito tayo. Pagdating dito mga tol, huwag kayong kaanan dyan. Kung gusto nyo marating yung dulo ng ginagawang kalsada, dito tayo sa kaliwa. Ewan ko kung kita nyo sa camera yung kalsada na yun. Yun. Doon din tayo dadaan eh. Kasi tinutumbok natin yung ano na yun, yung parang ano yun, simbahan. Baka simbahan nga yun nila. Tapos yung pagkatapos sa simbahan na yun, kita na rito yung ano, yung covered court na dati nung huli punta ko dyan eh, wasak yung bubong dahil binagyo sila dito. So ewan ko ngayon kung ayos na yung bubong ng covered court nila dyan. Silipin natin. Eto naman yung matarik na kalsada. Kung titingnan nyo to sa video, mga sir, mga kaibigan, ay mababa lang. Pero pag kayo nandito, ay masasabi nyo na matarik nga pala. Pero hindi naman siya ganun kahaba. Maiksi lang. Subukan natin marating yung dulo ng ilog. Yung ano nga bang ilog yan? Nakalimutan ko na ilog. Ang pangalan ng ilog. Ayun o. Oh. Yeah! Hanap tayo maganda-ganda kalsada. Oopsie. Ano ba to? Sili pala yun. Dami sili. Malalim ba to? Shoo! Yun, siguradong lubog na yung gulong natin kasi ewan ko lang, parang malalim eh. Tingnan ulit natin kung lumubog yung gulong. Ching! Okay lang, hindi naman siya maputik. Eto yung tulay na kung saan, eto yung thumbnail ko na ginawa.
So mga nakarang taon, wala pa tong tulay na to. Pero ngayon, ayan, 'di ba? Tapos libre na nga yung tubig nila dito. Ayun, ilog, 'di ba? Diyan sila naliligo, libre na ang tubig. Pwede kang bumaba, kaya napakaputik. Tapos dito, may isang bahay na nagsosolo. Ang ganda ng pwesto niya, promise, I know. Hindi pala siya isa, dalawa. Bali, dalawa. Pero ang ganda ng pwesto, promise. Kasi diba, dalawa lang sila, sobrang tahimik. Tapos, dun sa likod, saging, dito saging. Nasa baba sila ng ano, burol. Sa gitna sila ng burol. Tapos meron silang farm doon, mini farm. May sasakyan. Mayaman. Wow. Sana all. So itong kalsada na to, 'di ba? Mapapansin niyo ang kipot. So, syempre ito ay magkakaroon din ng widening. At hindi natin alam kung anong mangyayari dito sa mga susunod na taon. Ay, sarado na. Ah, mayroong ano, checkpoint. Ay, siguro sa mga nagtitrail to. Hindi, kung di tayo pasok, dito lang tayo. Magandang tanghali, sir. Namamasyal lang. Hindi po pwedeng diberecho? Ano, sir? Sir, okay na, sir, no problem. May bayad ba yun, sir? Wala naman. Ah, okay. Thank you. Pinagtatanong ko si Mr. Richard Butik, kaya lang hindi siya kilala dito. Si Mr. Richard Butik ay nag-comment doon sa video ko sa dito sa DRT Dinggalan Road, na ang sabi niya ay sa lupa daw niya dadaan. Kaso hindi siya kilala dito. So may nagpaliwanag sa akin dyan na baka daw yung Richard Butik ay siya mismo yung may-ari ng lupa, pero meron na siyang tao dito na pinagkatiwalaan na ang tunay na may-ari ay yung Richard Butik. So ganito po yan. Etong kalsada na to ay etong palusong, hanggang dyan na lang po yan eh. Etong pakana naman ay hindi na raw tayo pwede pumasok kasi private daw yan. So eto yung bahay na hinintuan ko dati nung huling bisita ko dito. Tindahan to, mukhang sarado, mukhang walang tao. So kailangan natin bumalik doon sa outpost at doon tayo mag-inquire ng... So dito sa bandang dulo ay ganito pa rin, maliit pa rin. So diretsoy na rin natin hanggang doon sa dulo. At baka may pumayag din dito na ma-interview. Wala nang daan yan. Yung dulo nito, si ilog na. Yung mapapansin nyo yung owner, hanggang dyan lang yan. Pero meron tayong nakausap sa outpost kanina na sabi, pwede naman nating interviewin si Consel. Pala yun sila, hindi nagpakilala, mga humble. Hindi sila nagpakilala na konsehal sila. Diba? So, ito yung hanggang dito na lang ang kalsada na yan. Na itong palusong na to ay ang alam ko ay papunta na to ng ilog sa Macmo River. Masyado matarik to. Hindi natin to kayang babain. Dami nila dito, ito yung mga enduro biker. Ay, ganun talaga yung ano mo, gulong. Ay, sa kadena. Opo. Galing ah. Thank you.
Nandito tayo ngayon sa barangay Sitio o Sitio Kambuyugan. Sir, kasama siya si Sir Joey Constantine. Sir Joey. Ah, Sir Joey, may itatanong ako ano yung kumpirmado ba na dito talaga dadaan yung ano yung etong BRT Dingalan Road? Eh, ano kasi sinurbi na rin ito. May nagsurbi na talaga dito na dito raw dadaan. Yun ang sabi nila nung nagsurbi. Kaya naniniwala rin kami na dito nga daan-daan. Dito po talaga. At yun na nga po ang muli nating pagbisita dito sa ginagawang kalsada ng DRT at Dingalan na medyo matagal-tagal na rin na nasimulan, pero hindi po ganong kadali na tapusin dahil may mga usapin sila dyan sa mga widening ng kalsada na kailangang tapusin din. At ayon nga kay Konsehal ay kumpirmado talaga na itong kalsada na to ay talagang gagawin at ginagawa yung ibang parte dyan sa baba. So ganun pa man ay hindi po tayo nakasigurado kung gaano katagal gagawin ang kalsada na to dahil marami po sila dyan proseso. Dahil ayon na rin kay Konsehal ay hindi basta-basta na papayag sila na magkaroon ng widening kung matatamaan yung kani-kanilang mga kalupaan. So, malaking proseso, malaking usapan, mahabang usapan. Pero lahat naman ay nadadaan sa usapan. Pero sa kabila ng widening na to ay hindi naman sila nagsisisi dahil malaking tulong din sa kanila. Ayon na rin kay Konsehal ang pagkakaroon ng ganitong kalsada. At kagaya ng gagawing kalsada na to na DRT to Dingalan. So, wala silang pinagsisisihan dahil una-una, pabor din sila dahil nagkaroon sila ng maluwag na pamumuhay. Kumbaga, yung mga pananim nila galing sa kabukiran na mahirap iakyat dati ay nagkaroon na ng kaginhawahan ngayon na nagkaroon sila ng kalsada rito na sementado. So, ngayon, ang hinihiling lang nila at kung sakali man na may magbibigay ay magkaroon sila ng eksaktong pamumuhunan para sa pananim para makapag-umpisa ulit sa kanilang mga katutubo, sa mga katulad nating kapatid na mga katutubo. So yun lang po, at nawa ay makatulong ang video na to sa mga katulad nila o natin na medyo nangangailangan ng tulong at maabutan ng gobyerno ng konting tulong. So maraming salamat po, at kung nagustuhan niyo po ang video na to ay paki-like, paki-share and paki-subscribe po sa channel, at magkita-kita na lang po ulit tayo sa susunod na videos. Ayun, mayroon akong nakasalubong na vlogger din, si Jaycam. Shoutout sa'yo, Jaycam. At hindi lang tayo nagkasabay, nawala ko sa'yo ng bagya. So ingat ka sa pagbo-vlog, at good luck sa ating dalawa. Ganun na rin sa OBR mo. Buti ka pa may OBR, ako wala eh.